Hi! Ito po si Mika Madrid ng BC196 under Professor Xiao Chua at ito ang History with Lourd, A Closer Look. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa mini academic vlog na to, gusto kong dalakayin ang tatlong tanong. Una, bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan? Pangalawa, ano yung papel ng History with Lourd sa pagsasalaysay ng kasaysayan sa mga Pilipino, partikular na sa masa? At pangatlo, bakit napaka-epektibo ng show na ito? Para pangunahan yung ating diskusyon sa History with Lourd, balikan muna natin at alamin kung bakit mahalaga na pagtuunan ng pansin ang kasaysayan sa pamamagitan ng pag-aaral at paggawa ng mga products of history tulad ng programa na ito. Hindi natin maipagkakaila maraming Pilipino ang nahuhuli pagdating sa usapin ng kasaysayan, walang interes sa kasaysayan o di kaya'y nawawalan ng interes sa kasaysayan dahil sa maraming bagay. Naalala ko noong unang pagkikita namin sa BC196, tinanong ni Professor Xiao kung ano sa tingin namin yung mga dahilan kung bakit pakonti na ng pakonti yung mga taong interesado sa pag-aaral ng kasaysayan. Ang mga sagot, boring, inaccurate, alienating dahil sa paraan ng pagtuturo. Dahil minsan, nandoon yung problema sa mga institusyon na siya mismong namamahala sa pagbabahagi ng kasaysayan sa publiko. Idagdag mo pa dyan yung fact na ang kasaysayan ay karaniwang na ituturo lamang ng husto sa mga elite o sa mga edukado. Pero ang karamihan ng mga Pilipino na limitado ang access sa edukasyon ay left out o di kaya'y hindi nakakasabay. Bagamat marami pang mga dahilan bukod sa nabanggit kanina, dapat pa rin nating tandaan at alalahanin na talagang mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan sa konteksto ng ating mga Pilipino. Kung nagtataka kayo kung gaano kahalaga ang kasaysayan sa pagbuo ng isang bansa, sabi ni Kabir Muhammad, historical scholarship daw is the most essential ingredient that moves a country and its citizens forward. Through the understanding of the past, for comparison with the present, even the future at large. Sinasabi lang naman niya dito na ang kasaysayan ay isang instrumentong kayang magpatakbo, magpausad at magpaunlad sa isang bansa. Dahil sa pag-aaral ng kasaysayan, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-intindi o pag-unawa sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating bansa o ang kasalukuyang estado nito. Dahil naipagtatagpi-tagpi natin yung mga nangyari nung nakalipas at mga nangyayari ngayon. At dahil sa kontekstong ito na ating pinanghuhugutan, nagkakaroon tayo ng inspirasyon na gumawa ng mga mas mabubuti pang bagay para paunlarin ang ating bansa. Mas napalawig pa ito ni Zeus Salazar nang talakayin niya ang kasaysayan sa ilalim ng lente ng pantayong pananaw. Ang kasaysayan ayon sa kanya ay isang diskursong pangkabihasnan. Ibig sabihin, a discourse of or towards civilization o pag-unlad. Mahalaga ang kasaysayan at ang pag-aaral nito dahil hindi lamang ito nakukulong sa nakalipas, kundi isa itong progresibo at patuloy na umuusad na pag-aaral tungkol sa istorya ng isang bansa sa patuloy na pagbubuklod nito at sa patuloy na pagbuo ng isang identidad nito, gaya nating mga Pilipino. So, ngayong alam na natin kung gaano kahalaga ang kasaysayan sa pagbuo ng bansa, himayin na natin ang isang produkto ng kasaysayan
na nagkaroon ng napakalaking papel sa pagsasalaysay nito sa masa. At iyan ang History with Lourd. Bukod sa pagkakapanalo ng show na ito ng 8th Hildegard Outstanding Achievement Award noong 2014, kamakailan lamang ay nailimbag na ang History with Lourd bilang isang aklat sa ilalim ng Summit Books. Iconic na nga ang tagline na Chismis noon, kasaysayan ngayon. At talagang dumikit ito sa kamalayan ng mga tao. Ngunit, bakit nga ba? Pagdating sa pagsasalaysay ng kasaysayan dito sa Pilipinas, marami nang nailimbag na mga libro at palabas na umere ang nasa wikang Ingles at karaniwang naiintindihan ng mga elite lamang. Samantalang, yung mga Pilipinong bakya o ang mga masa ay hindi nakakasunod sa usapan. Kaya masasabi natin na isang game player ang History with Lourd sa usapin ng pagsasalaysay ng kasaysayan sa bansa. Gamit ang TV show na ito na ibabahagi ni Sir Lourd ang kasaysayang dapat naman talaga ay hindi lamang pang-elite, kundi pang-madla rin. So tara, himay na natin ang programa! Importante ang paggamit ng production techniques dahil ito ang tumutulak sa mga manonood na rumisponde sa mga nakikita nila sa kanilang TV screens. Masasabi nating epektibo ang isang TV show kung napapatakbo nito ang imahinasyon ng mga manonood at aktibo ito sa kanyang pakikipag-ugnay sa napapanood niya sa kanyang telebisyon. Upang talakayin kung gaano ka-epektibo bilang TV show na pangmasa itong History with Lourd, gamitin natin ang mga elemento ng TV production. Umpisahan natin sa content. Ang bawat episode ng History with Lourd ay nahahati sa tatlong bahagi. Makikita nating may pattern ang pagkakaayos ng bawat episode ng History. It's either chronological ito kung pangyayari ang pinag-uusapan at kung tao naman ang paksa. Nagsisimula ang bawat episode sa isang background check o pagsisid sa pagkatao nitong pinag-uusapan bago dumako sa kanyang kwento, mga kontribusyon o pagkakamali at ang mga pangyayari sa kasaysayan na dulot niya o may kinalaman sa kanya. Iba't iba rin ang segments o mga pakulo ang makikita sa bawat episode. Mayroong reenactments. May isang maigsi ngunit nakakaintrigang tagpo dito. Doroy, handa ka na ba sa gagawin paglusob nating mga katipunero? Habang nalalapit ang sandali, parang nanlalamig ako, Polonyo. Ano ka ba? Parang ang hindi lalaki, Chodoro Patiño. Hindi nga ako! Para sa gawain ito. Doroy! Tungkol kay Chodoro Patiño, ang lalaking tinuturong nagchuchu sa mga Kastila ng noong sekretong asosasyon na KKK. Skit sa pagitan ng talents. Oh, umayos kayo! Diba, alam niyo may artikulo 1, lahat ng susuway ay papatay at dapat disiplinado. Ano naman yung sombrero na yan? Naka-team may university ka pa. Anong university na ikaw? Supply tayo ng boots. Ang grabe ka, manita. Ikaw nga, naka-chineras ka lang. Kulang-kulang pa yung mga uniforme mo eh. Bakit? Hiniral ako eh. Pakialam ka. Ay, nako mga kapatid. Talagang mainitin ang ulo nitong taong ito. Interviews ng mga historians at mga eksperto sa usapin. Minsan nagkaroon siya ng away. Kasi nagsulat siya ng isang artikulo na talagang tinuligsa ng isang Kastilang pangalan ni Mirdeyas. Si Mirdeyas ay ininsulto niya hindi lang yung mga Pilipino. Akala niya rin yung si Tagailog, hindi si Antonio, si Juan Luna. So ang ginawa niya, nakipagduelo siya. Mga nakakatuwang street interviews. So tingin niyo sa nakalibing si Andres Bonifacio? Siguro sa Cavite. Taloton. Balintawak. Sa libingan ng mga bayani. Baka hindi siya nailibing. At syempre, hindi mawawala ang showcase ng artifacts gaya ng mga litrato, mga sulat at mga video materials na nagpapatunay na totoo nga ang mga paksang sinasalaysay ni Sir Lourd. At ayon sa kanya, mabibilang lamang ang mga dokumento na nasulat patungkol sa mga bakla. Dahil sa maraming nilalaman ng programa, nakokontrol nito ang interes ng mga manonood. Kasabay ng paglalatag ng kasaysayan, nagiging masaya at katuwa-tuwa ang karanasan
ng panonood ng History with Lourd dahil sa mga maliliit na sorpresa na nakapaloob sa show na to. Dumako naman tayo sa medyo technical na bahagi. Kasing halaga rin ng mga larawang nakikita sa screen ang audio o ang tunog na naririnig ng mga manonood kasabay ng TV show. Sa History with Lourd, iba't ibang audio techniques din ang ginagamit. Mayroong music na nagtatatag ng overall mood. Sa pagitan ng mga talent at may mga sound effects na dumadagdag sa ating aliw kagaya na lamang itong sound effects na maririnig natin sa isang episode na pinamagatang Bakla sa Katipunan. Paano kaya kung ito'y sinisigaw ng mga revolusyonaryo noon? Maki Becky, huwag masyoko! Maki Becky, huwag masyoko! Maki Becky, huwag masyoko! Sunod ang paggamit ng set design. Importante ang set design sa isang TV program dahil naiimpluwensyahan nito ang tingin ng mga manonood sa programa. Sa History with Lourd, makabuluhan ang set design at lahat ng set design na kanilang ginamit ay may kinalaman sa bawat paksa. Sa lahat ng episodes, halo-halo ang mga on-set at on-location shots. Ang maganda sa History with Lourd, ang kanilang set o location ay laging may kinalaman sa paksa. Halimbawa na lamang, sa episode ni Jose Laurel ay nagpunta ang team sa mismong ancestral house ni Jose Laurel sa Batangas. O di kaya'y sa Lapu-Lapu episode ay nagpunta ang team sa Lapu-Lapu Shrine. Dahil dito, mas nagiging kapani-paniwala ang show at nakukumbinsin nito ang mga tao na talagang pinaghirapan ang programa. Sunod at siguro ang pinakamahalaga, ang performance ng commentator. Upang maging mayaman ang karanasan ng manonood, kailangang informative, non-alienating o komportable ang commentator at kailangan ay enjoyable din siya at relatable sa kanyang audience. Sa kaso ni Sir Lourd, na-checkan niya ang lahat ng yan. Sabi nga ng Summit Media, History with Lourd presents history lessons, little known facts, and juicy chismes the way only Lourd can. Through an irresistible cocktail of thorough research, wry insight, and merciless comedy. Hindi maipagkakailang pumatok ang History with Lourd dahil sa personality nitong si Sir Lourd, pero meron pang isang aparato o device ang ginamit niya sa programa, kaya naging patok ito sa mga masa. At ito ang paggamit ng wika. Masining ang pagkakagamit ng wika nitong si Sir Lourd sa kanyang programang History. Katawa-tawa, naiintindihan ng lahat, at higit sa lahat, nakapagbubuklod. Isang patunay na riyan ang paggamit niya at ng kanyang sidekick na si Sir Jun Sabayton ng mga lokal na dialekto o punto depende sa kung nasaan sila. Halimbawa, sa Jose Laurel episode, dahil sila ay nasa Batangas, ay makikita na gumamit sila ng puntong Batanggenyo sa umpisa ng programa. Bumalik ka na dito ay luto ng pagkain. Ano ba ulam? Tayo na magsikain. Ano ba ulam? Ah, tulingan na gata eh. Tulingan na may gata? Pwede. Sa Lapu-Lapu episode naman, dahil sila'y nasa Cebu, ay nagbisaya itong si Sir Jun. Kahit nasa popular na kultura, eh, lagi siyang Adonis ang katawan, matipuno. Wala ba na i-diferensya sa akong lawas, bay? Pero... sa paggamit ng iba't ibang mga punto ng mga etnolinguistikong pangkat dito sa bansa, ay napagtitibay ang ating pagka-Pilipino. Dahil sa tuwing naririnig natin ang mga puntong iyan, lahat tayo, hindi man Bisaya, Batanggenyo, Bicolano o Ilocano, ay nakaka-relate. Dahil alam natin, ang mga puntong yan ay sariling atin at eksklusibo sa Pilipinas lamang. Nasa kultura rin nating mga Pilipino ang pagiging masayahin at palatawa
Kaya naman pumatok itong programa. Tignan na lamang natin itong joke tungkol sa sinaing sa Jose Laurel episode. May kanina. Pero mali yata yung kanina na iluto ko. Bakit? Eh, malata eh. Malata? Kung ilalatag mo ang mga ito at ipapapanood sa isang Amerikano o Koreano, eh talagang hindi nila maiintindihan ang joke kahit gano'n mo pa ito ipaliwanag. Ngunit, kung ikaw ay Pilipino, kahit nasaan ka man, mapa-Europa, Amerika o Asia, talagang magigets mo agad ang joke. Dahil ito ay natatangi sa ating mga Pilipino. Huli at pinakamakulay sa lahat, ang visual effects. Mahalaga ang visual effects sa kahit anong programa dahil ito ang nagsiset ng first impression ng nanonood ng TV show mo. Bukod pa riyan, ito ang nagsiset ng mood, estilo at ambience ng iyong programa. Maraming ginamit na visual technique sa History with Lourd. Nariyan na ang paglalaro sa kulay. Ginawa rin itong mas kaaliw-aliw sa pamamagitan ng paggamit ng mga cartoon, paper cutout at comic style visuals. Inisa-isa natin kung paano ginamit ni Sir Lourd ang iba't ibang TV production elements gaya ng content, performance at iba't ibang mga technical aspects sa paglikha ng isang programa na talaga namang angkop, patok at swak sa kultura at panlasang Pilipino. Sa ganong paraan, nahuli nitong History with Lourd ang interes at atensyon ng mga masa, kaya naman naging epektibo ang kanyang pagsasalaysay ng kasaysayan at nakatulong ito sa paglilinang ng ating pagka-Pilipino. Kaya thumbs up po, Sir Lourd! At maraming salamat sa pagbabahagi sa aming mga mag-aaral at mga Pilipino ng isang makabuluhan at nakakatuwang programa gaya ng History with Lourd. Chismis noon, kasaysayan ngayon. So, Sir Lourd, you're a lot of things po. We all know na kilala po kayo sa pagiging performer, isang vocalist, isang writer, bilang nakapagsulat na po kayo ng napakaraming libro. At, ayun. Sa mata po ng iba, historian, plus sa mata po ng iba, hindi. Hindi talaga. Jack of all trades po kayo. Pero first and foremost, paano niyo po nakikita yung sarili niyo? Sino po kayo? Parang ano lang ako eh. Tambay sa Project 2, na pagita-gitara na sinuwerte lang. Keyword swerte. Kachamba. Nakabola. Sir Lourd, ano ang thoughts niyo na mayroong ambag ang ating show History with Lourd sa paglalapit ng kasaysayan sa tao? Sagot artista, syempre nakakataba ng puso. Parang pag narinig kayo, parang kumain ka ng baglet. Na pinag-aaralan siya. Hindi pa ambag. Parang feeling ko, kabayaran lang yan sa mas matinding inambag ng mga henerasyon na nauna pa sa atin. Sa mga henerasyon who enabled us to tell these stories at para magkaroon tayo ng mga ganito. Actually, yung kunyari ah, ang corny painggan, yung simpleng pag-akyat lang ng, kunyari nung... Divan pass. Imagine mo, at least may mga daan pa kami, may mga trail pa yon. Para nung araw, may dala pa sila mga kabayo, may dala pa sila mga kalabaw, may kanyon pa sila mga tinutulak kung saan-saan. So, minsan, swerte rin na nakakagawa ka ng sorry program na may nagkakaroon ng visceral at ano connection with the place. Kasi yung struggle talaga, kailangan mo marami. Okay. So, it multiply mo lang yun. So, sila Aguinaldo lang yung kunyari. Mga, ano, paano pa kaya yung iba? Yung iba na hindi nabigyan ng karampatang parangal, di ba? Paano kunyari yung mga, isipin mo sa general luna, yung bawat isang sundalo, kunyari, yung nag-aantay ka lang, ang tagal-tagal lang, ano, what more kunyari nag-aantay, hindi mo alam kung sa sweldo o makakain ka, o may babaril sa ulo mo in the next 10 minutes. Guaranteed. So, parang nabababaw at sipipay ng ambag pa to. Doon sa mga gumawa ng mga bagay na yun. At hindi lang pili yun, the actual thing.